O sige, so ito, sabi ni Harry Roque ay nananawagan siya kay PBBM at ipakita daw ni PBBM na may control siya sa bansa. Kasi nga, iba-iba yung sinasabi mga bossing ng mga tao sa Pilipinas. Iba yung sinasabi ni ano ni Remulla. Iba yung sinasabi niya. Tapos biglang si Tambaluslos, presidente din siya. Lahat ng mga caretaker siya. Oh, so iba-iba mga bossing yung nagtitimon, hindi natin alam po siya nung tiningnan natin yung vapor. Ang dami may hawak ng manibela. O kung hindi man, lahat sila may hawak na manibela. Eh kulang na mahati yung barkong sinasakyan nila dahil yung isa papunta sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan. So hindi na alam nung taong bayan, sino ba talaga ang paniniwala? Kaya pati si Bato, nakalbo na. Nakalbo na si Bato, hindi niya alam kung maniniwala ba siya kay BBM, kay Trillanes, o kay ano, kay Remulla. O sige, i-play natin to. As official kay Pangulong Bongbong Marcos, kasunod sa ilang usapin ngayon sa bansa. Ano naman kaya ang panawagang ito? Yan ang ating alamin sa balita ni Daniela Paulite. Ano gusto nyo? Bagong lipunan na lang tayo? Hindi na tayo magkukontent? Eh baka ma yung mga problema ng bayan, baka mamaya smokescreen lang ng gobyerno yan si Kaloy Abnoy. Oo, tapos makalimutan natin yung mga issue ng bayan. Kayo talaga, oh. Bukas na ulit. Agahan ko bukas. O sige, agahan ko bukas. Oh, tapos puro si Kaloy yung bababuyin natin. Ay talaga, mas importante to. Importante rin na hindi makapandugas si Kaloy. Kaya nga araw-arawin natin. At i-re-upload natin yung mga pambababoy natin sa kanya. Dahil si Kaloy, putya palagay ko, pati sa panaginip niya, nakikita niya yung mga live stream natin. At yung mga comment ninyo, mag-comment kayo dyan tungkol kay Kaloy. Murahin nyo dyan. Pwede kayo magmura ngayon. Murahin nyo si Kaloy para makita. Kasi nung nakaraan, ano siya, sabi niya, grabe, tingnan nyo. Awang-awa ako. Sabi niya, tingnan nyo yung mga comment sa mga live nila. Grabe, yung mga comment. O, talagang grabe. Grabe din yung gusto mangyari. Oh, sige, sige. Politics na muta tayo. Kayo talaga. Tutuloy na lang ni Banat ba yung kay Kaloy Abnoy mamaya? Ang daming feeling president sa bayan na ito. Nanawagan ang dating palace official na si Attorney Harry Roque kay Pangulong Bongbong Marcos. Napatunayan nito na siya talaga ang may control sa bansa. Questionable kasi para sa dating palace official kung sino nga ba talaga ang tunay na nagpapatakbo ng ating gobyerno. Bagaman nagsalita na kasi si Pangulong Marcos sa kaliwat ka ng mga isyu sa ating bansa, ay tila hindi naman sinusunod ng ibang sangay ng gobyerno ang utos nito. Isa na rito ang usapin patungkol sa International Criminal Court o ICC. Sinabi kasi ni Justice Secretary Boying Remulla kamakailan na posibleng pahintulutan ng gobyerno ang ICC. Ayun kasi ang masaklap. Actually talagang dito nagsimula kasi yan sa ICC. Nung una, ang sabi nitong tulongges na si Remulla, ewan ko dito, malapit na ba itong ano, knocking on heaven's door na ba ito? Nakita nyo na ba si Remulla kapayat-payat dun sa picture niya sa thumbnail na ginawa ko, tinan nyo? Ang payat niya. Anyways, itong si Remulla, nung una, sabi niya, pag nagpunta sila dito, ako mismo yung susundo sa airport at i-deport ko sila. Kasi wala silang jurisdiction dito. Pucha na ubo lang siya, nagbago na. Oo, nagbago na. Ang ano na nila ngayon is pag-aaralan yung resolusyon ng Kongreso. Palambot sila ng palambot from yung matigas na no, no, no. Palambot ng palambot. Dati sabi niya, iano daw niya, ipadideport daw niya. Kasi daw, wala silang jurisdiction dito. Hindi tayo member niyan. Meron tayong sariling hustisya sa Pilipinas. Gumagana pa naman yung mga korte. Yun yung una niya sinabi. Tapos biglang nung nakaraan lang, ang ewan ko kung nagdi-delirio na ba to si Remulla. Baka kainom ng antibiotic na mamanhid na rin yung utak. Sabi niya nung nakaraan na wala naman daw masama kung nandito sila at nag-iimbestiga. Basta lang daw tama yung proseso at kailangan magpaaram and so on and so forth. So, bakit ganun, Boying? Ba't kasi pa bago-bago?
Ano ba yun? Nagbago lang yung isip mo? O yan ang utos sa'yo ng Malacanang? Or somebody from Malacanang, inutos sa'yo yan? Or yung kaibigan mong speaker, dahil dati kang congressman, inutos sa'yo yan? Sino ba talaga kumukumpas? Oo. Yes, nag-courtesy call. Ibig sabihin, pag nag-courtesy call, Bright Naria, ikaw nagpatawag doon sa UN rapporteur. Diba, courtesy call, alam nga naman, ako magka-courtesy call sa'yo, pwede ba yun? Pag courtesy call, ibig sabihin, pinatawag kita dito. So bakit mo pinatawag yan? Ba't hindi mo pa pinauwi ka agad dyan? Ba't ka ba nandito? Anong gagawin mo rito? O hindi namin kailangan yung advice mo, layas. Ganun. Bakit kasi pabago-bago? Actually, si presidente natin Marcos, hindi naman siya nagpabago-bago. Ang nagbago-bago yung mga nasa paligid niya eh. Si Marcos firm siya. Yung sinabi niya na yung ano, yung pag-aaralan yung pagbalik, iba yun doon sa papapasukin yung ICC dito at pababayaan mag-imbestiga. Oh, so very firm siya, kaya nga sinabi niya, I will say it for the 100th time na itong ano na to, itong issue na to is hindi tayo makikipag-cooperate, hindi natin i-recognize, hindi tayo magbibigay ng datos. Therefore, kung sila ay mag-come up with a solution, hindi rin natin yun i-honor. Kasi paano ka nag-come up ng solution nang hindi ka nakakuha ng mga figures from the law enforcement dito sa Pilipinas, di ba? So ibig sabihin, politika lang talaga yan. Oo, ganun. Kaya doon ka talaga magtataka. Si BBBM has always been firm. Pag tinanong siya ng media, he's always firm about ICC. We will not cooperate. He's consistent. Yun yung sinabi niya noon at yun pa rin yung sinasabi niya. Ang nagtataka ako, si Boying. Bakit po siya? Bakit siya yung nagde-decide para sa sarili niya? Hindi natin maintindihan sino rin ba ang kumukumpas kay Boying Remulla, because imposible na ito yung sinasabi ni Boying tapos ito rin yung iba yung sinasabi ni Marcos. Therefore, sa Pilipinas may iba pang presidente. O kasi nga iba yung kasi kung halimbawa ako naman si presidente, patawagin ko yung attention nito ni ano ni Remulla. No, ano ba 'to sinasabi mo? Iba yung sinasabi mo sa sinasabi ko eh. Huwag ka na lang magsalita, ako na lang. O kaya doon ka magtataka, sino ba talaga ang nagbibigay ng go signal dito sa mga sekretary natin na kumilos nang hindi naaayon doon sa lyrics sa kanta na kinakanta ng presidente? It's as if parang good cop, bad cop. Alam niyo yung good cop, bad cop. Oh, yung isang pulis, galit siya, aawatin nung isa, tapos malumanay siya. Oh, para ikaw, makuha niya yung trust mo, tapos makikipag-cooperate ka sa kanya. Ganun po yung good cop, bad cop. Sa co-parenting may ganyan din. Mag-asawa kayo, lagi na lang yung nanay ang masama doon sa anak mo. Pagdating sa bawal, yung nanay yung tigabagbawal, pero pagdating doon sa ano sa pwede, yung tatay. Oo. Good cup, bad cup yun. Oh, sige. Oh, diretso natin tong panawagan ni Harry Roque. Na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, basta't susundin niya ang legal procedure. Habang sinabi naman ni Pangulong Marcos na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng... Iba, ang labo, DOJ Secretary, sasabihin na basta sumunod sila sa procedure, pwede. Hanggat wala silang ginagawang masama, pwede. Sabi ko nga yung pagpunta na pa lang nila sa Pilipinas, Boying, masama na yun eh. Lalo na kung sinabi nila sa immigration, punta kami ng Boracay magsuswimming. Tapos po siyang ginagawa nila dito, nag-iimbestiga pala. So behind our noses, putya, behind our back, pinano nila tayo? Siniswindle nila tayo? Ba't ka papayag, Boying? Dapat alam mo, President Marcos, tanggalin mo na to. Parang awo mo na, pagpahingay mo na si Boying.
Oh, para medyo ma-enjoy niya pa yung mga nalalabing taon ng buhay niya, oras, minuto, kung ano man. Tapos itong pinsan mo, ito ang punot dulo, PBBM. Ang punot dulo ng problema sa Pilipinas ng away niyo ng mga Duterte at ng pag-exposure ng kahinaan ninyo ay itong pinsan mo. Ba't hindi mo pa rin tanggalin yan? Ipalit mo na lang si Sandro. Baka may magawang matino yun kesa dyan kay, ano, kay Romualdez. Ang ICC sa Pilipinas. Bakit ang kalihim ng Secretary of Justice, 5 araw pa lang ang nakakalipas, ang sabi, makipagtutulungan na raw tayo sa ICC. Ang dahilan, dahil nagkaroon daw ng resolusyon ang Kamara de Representante. Dapat nga illegal, Miss Gwen Adiser. Sabi niya, legal ba yung pagpasok niya? Dapat hindi. Kasi nga, hindi nga natin ina-acknowledge. Kahit sino pwedeng pumasok sa Pilipinas. Tama yung sinabi ni Presidente. Kahit sino pwedeng magpunta rito and do their business. Pero, dapat hindi, kasi meron pa siyang sinasabi si ano nun. Ito talaga si Boying, ewan ko rito eh. May sinasabi pa siya nun na may lalabagin ang ICC sa Pilipinas kapag nag-investigate sila. Ano yun? Usurpation daw. Usurpation of authority. Yun daw ang magiging kaso nila. Oh, paano? Nakapasok na pala sa Pilipinas, umalis na. O nasan na yung sabi mo, Boying, na usurpation? O mahina lang talaga ang intel nyo? Paano man nyo mahuli si Bantag tsaka si Tevez kung ganyan ang intel nyo? O hindi yung intel lang mahina, ang mahina kayo lang. Oh. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Ikalawa ay ang patuloy na pagsusulong ng Kamara sa controversial na People's Initiative sa pagbabago ng saligang batas. Tignan ninyo mga kaibigan ha. Sinabi ni PBBM, hindi ko kinakailangan ng charter change ng economic provisions para umunlad ang Pilipinas. Anong ginawa ni Speaker? Kinakailangan natin ng charter change sa mga economic provisions. Ani Roque, tila mas makapangyarihan at mas sinusunod pa umano ng mga mambabatas ang House Speaker. Natural. Alam mo, sundin ng congressman yung presidente, eh kaya nga sila may House Speaker. Yung House Speaker may hawak para si Santa Claus. Yung ano, yung garbage bag na ganun, punong-puno ng pera yun, na kay Santa Claus yun. Eh. Natural, doon kayo aamuyong, nandoon yung pera eh. O sabi nga nila kung nasan yung tae, nandoon yung mga langaw. O ayan, no, yung mga langaw. Kaysa sa Pangulo. Pinatigil din ni Presidente ang pirma. Tuloy pa rin. Diba? O, ang SMNI, kakampi naman ni PBBM sa eleksyon, pinasara pa rin. O, diba? Ngayon naman, ang sinasabi niya, hindi mo, malaman tong sinasabi ni, ano eh, ni Harry Roque. Sobrang malaman tong sinasabi ni Harry Roque. Kasi katulad dito, yung nangyayari kay Pastor Apollo Quiboloy, BBM, si Pastor Apollo, pinaglabang kanya na matindi. Pinaglabang kanya, tapos pinapabaya mo na gaganyan-ganyanin lang ni Risa Ontiveros yan. Utusan mo naman yung mga tropa pits mo dyan sa Senado. Pucha, wag mong hayaan na gamitin ni Risa Ontiveros yung Senado para ano, para makabawi sa mga kalaban nila sa politika. PBBM, gising na. O, gising na. O, yung mga sumusuway sa'yo, tanggalin mo na. O, ano bang inaantay mo? Kaya ka nga nandiyan dyan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Huwag kang masyadong mabait, PBBM. Parangawa mo na. Kung gusto mo maging maayos ang Pilipinas, susuportahan ka naman ng mga tao kung maayos. Bakit naman magagalit sa'yo mga tao kung maayos? Eh, ang gulo-gulo na po. Eh, nasa nakikita natin, hindi ikaw ang gumagawa ng gulo. Medyo chill ka lang, pa-concert-concert ka. Pero as far as I know, hindi ikaw ang nagsisimula ng gulo. Ang nagsisimula ng gulo yung mga nasa paligid mo. Kaya in order, para matapos itong problema ng Pilipinas, kasi ang problema ng Pilipinas talaga is yung mga tao mo, tanggalin mo na kasi. Tanggalin mo na yan. Pag tinanggal mo lahat yan, tanggalin. Sabi, si Coach Oli nga eh. Alam mo sabi ni Coach Oli, BBM, tanggalin mo si Boying sa DOJ. Araw-araw, papupurihan kita. Narinig niyo yan? Sinabi ni Coach Oli yun. Oh, everyday, papupurihan kita.
Basta sabihin mo lang, basta itablawin mo lang yan, tanggalin mo lang sa pwesto yan. O araw-araw, magiging akong BBM supporter. Sabi ni Coach Oli nun. Hindi makikipag-cooperate sa ICC. Bakit nagsalita ng ganun si Justice Secretary Rebolla? Hindi nga po natin alam kung sino talaga ang in control ng Pilipinas ngayon. Iisa lang pong presidente hinalal ng taong bayan. Yan po si PBBM. Pero bakit ang speaker at ang kanyang mababang kapulungan para bagang sila na ang feeling president at sila ang nasusunod? Ang masakit, sila ang sinusunod ng executive branch of government. Kaya yun ang masaklap. So hindi natin alam bakit ganun. So sana PBBM, kami ay nananawagan sa iyo na i-correct na natin yung mga mali. Ang mali sa dalawang taon mo is ito si Boying Rimulla at saka yan si Romualdez. Dalawang letter R. Oo, si RR, Red Ribbon. Hindi, Romualdez tsaka Rimulla.